Ang mamataya ng karelasyon o asawa ay isa sa pinakamalungkot na pangyayari sa ating buhay. Sa kabila ng kanilang kasikatan, katanyagan at kayamanan ay hindi immune ang mga sikat sa pangyayaring ito. Paano nila hinarap ang buhay nang namatayan sila ng katuwang sa buhay? Narito ang kwento. The Philippine Showbiz List presents mga artistang namatayan ng kasintahan o asawa. Bago natin simulan ang listahan, masasagot mo kaya ang trivia question na ito? Sinong veteran actress ang sinuot daw ang pajamas na kanyang pumanaw na asawa para makayanan niya ang pagkawala nito? Malalaman mo ang sagot mamaya. Welcome to the Philippines Showbiz List, your dose of the Philippines Showbiz Buzz. Please subscribe to our YouTube channel and do not forget to follow and like us on Facebook. Camille Prats. Pumanaw dahil sa sakit na cancer ang asawa noon ni Camille Prats na si Anthony Linsangan. Isang taon matapos sila ikasal ay namatay si Anthony. Mabilis daw ang mga pangyayari ayon kay Camille. May napansin daw na bukol si Anthony sa kanyang panga taong 2010. Hindi daw makapaniwala si Camille noon dahil napakabata pa ng asawa niya. 30 years old lamang ito nang mamatay. Ayon kay Camille, may dahilan ang Diyos bakit namatay ang kanyang asawa. Nagkaroon ng isang anak sina Camille at Anthony, si Nathan. Ayon kay Camille, a lot of people tell me, may dahilan ang Diyos pero hindi ko pa talaga naiintindihan. Ang bata pa ni Nathan, never ko na-imagine na ganito mangyayari sa akin. When I see other people, couples at my age, I ask why it just had to happen. Muling nag-asawa noong 2017 si Camille. Ikinasal siya sa businessman na si John Yambao. Tungkol sa kanyang pag-aasawa muli, sinabi ni Camille na, "I'm always after my son's happiness. If he's not happy about something, hindi rin nagmamaterialize sa akin yon. Kaya rin umabot sa ganito, itong relationship na ito, it's also because of him." Wawi de Guzman. Pumanaw noong 2014 ang asawa ni Wawi na si Cheryl Ann Reyes, isang buwan matapos itong manganak sa kanilang panganay. Ayon kay Wawi, "Ang pinakamaganda doon sa lahat, meron siyang iniwang alaala sa akin, sa pamilya namin. Doon na lang ako huhugot ng lakas ng loob kasi ang dami naming pangarap para sa anak namin." Hanggang ngayon ay hindi pa nag-aasawa muli si Wawi. Bilang ama at sa kabila ng kanyang busy na schedule ay hands-on si Wawi sa pagpapalaki sa kanyang anak na si Raf. Maliban sa kanilang mga food trips ay mahilig din mag-travel ang mag-ama. Lorna Tolentino. Ang award-winning actress na si Lorna Tolentino ay nanatiling single matapos pumanaw noong 2008 ang kanyang asawa na si Rudy Fernandez. Ayon pa kay Lorna, ay mas concentrate siya sa kanyang kalusugan at hindi niya na nakikita ang kanyang sarili na ikasal ulit. Masaya na siya bilang isang ina at lola. Anya, "I'm happy with my life now. I am happy being a lola. I have two men in my life and I don't need one more." Claudine Barreto. March 29, 2002, ilang linggo matapos maghiwalay si Claudine at ang kanyang boyfriend na si Rico Yan, ay pumanaw si Rico habang nagbabakasyon siya sa Dos Palmas Resort sa Palawan. Madami ang nagulantang sa nangyari at madami ding mga katanungan ang publiko. Lalo pat naging masalimuot ang naging alitan ni Rico at Claudine at hindi naging malinaw kung natuldukan nila ang kanilang relasyon. Hanggang sa kasalukuyan ay inaalala pa din ni Claudine si Rico tuwing death anniversary at birthday nito. Nitong Marso lang ay shinare ni Claudine sa Instagram ang picture nila ni Rico. Sa kanyang caption ay nilagay niya na, "Happy birthday in heaven, RY. Know that you are still loved and remembered." Diana Zubiri. Ang first husband ni Diana na si Alex Lopez ay namatay dahil sa malubhang karamdaman sa atay. Inamin ni Diana noon sa palabas na Showbiz Central taong 2012 na ikinasal siya noong November 2008 at nagkasakit ang kanyang asawa na si Alex at namatay noong 2010. Hindi na ibalita noon ang pagpanaw ng asawa ni Diana at nagpasalamat siya na hindi ito binalita. Anya, "Kaya yun gusto ko magpasalamat sa mga tao na nakaintindi ng sitwasyon ko noon at saka yung desisyon ko talaga na maging private muna yung nangyari nga sa akin." Hindi daw madali kay Diana tanggapin ang nangyari.
Anya, hindi ko alam kung ano yung pakiramdam, exactly kung ano ang tawag doon. Malungkot, tapos maraming tanong na, syempre. Muling kinasal si Diana noong 2015 sa kay Andy Smith. Angel Luxin. Karelasyon noon ni Angel Luxin si Miko Soto nang mahulog ito mula sa 8th floor ng kanyang condo unit. Nitong Mayo ay inalala ni Angel ang kanyang dating boyfriend sa kaarawan nito. Sa loob ng madaming taon ay parating binibigyan ng tribute ni Angel si Miko. Noong 2013 ay sinabi niyang ang pagkamatay ni Miko ang pinakamalungkot na araw sa kanyang buhay. At kahit wala na ang kanyang dating kasintahan ay malapit pa din si Angel sa pamilya ni Miko, lalo na sa ina ni Miko na si Alice Soto. Van Dolf. Noong 2001 ay naaksidente si Van Dolf at ang kanyang girlfriend na si Desiree Rakiza sa Pangasinan. Matapos ang dalawang linggo na makoma si Desiree ay binawian ito ng buhay. 17 years old lamang si Desiree nang mamatay ito. Mula pa ng grade school sila ay magkarelasyon na silang dalawa. Ayon sa kapatid ni Van Dolf na si Epi, Van Dolf would always tell me how this girl inspires him a lot. At saka ang alam ko, ilang taong nanligaw dyan si Van Dolf, elementary pa sila. She's a very nice girl, pati family niya, sobrang bait. Noong una ay hindi pa nalaman ni Van Dolf na pumanaw na ang kanyang nobya. Isang buwan din daw na nakoma si Van Dolf at ayon sa mga ulat ay nagka-amnesia din daw. Hindi agad sinabi ng kanyang pamilya na wala na si Ishi, ang nickname ni Desiree. Kasal na ngayon si Van Dolf sa kay Jenny Salimaw. Shasha Padilla. Nagsama ng mahigit dalawang dekada si Shasha at ang hari ng komedya na si Dolphy. Noong 2012 ay pumanaw si Dolphy sa edad na 83. Nitong Hulyo, sa 8th death anniversary ni Dolphy, ay inalala siya ni Shasha. Ayon pa kay Shasha, ay namimiss niya ang kanyang dating partner araw-araw. Anya, I miss him every day and I know that he's always with me in spirit. Sa ngayon ay karelasyon ni Shasha ang architect na si Conrad Onglao. Albert Martinez. 2015 noon ang pumanaw ang asawa ni Albert na si Lizelle. Ayon sa mga ulat, natulungan noon ng ABS-CBN si Albert matapos mamatay ang kanyang asawa at nabigyan siya ng madaming trabaho ng kapamilya network. Kwento ni Albert, matapos ang tatlong linggo niyang pagluluksa sa pagkamatay ng kanyang asawa, ay ibinigay sa kanya ang serye na All of Me at pagkatapos noon ay naging tuloy-tuloy na ang kanyang trabaho. Idiniin ni Albert na ang kalungkutan ng pagkawala ni Lizelle ay hindi na mawawala. May tatlong anak sina Albert at Lizelle at meron din siyang apo. Lindsay Custodio. Namatay ang asawa ni Lindsay na si Julius Cesar Platon II dahil sa heart attack noong 2018 sa edad na 43. Dating vice mayor ng Tanawan, Batangas ang asawa ni Lindsay. Nang mapangasawa ni Lindsay si Julius Cesar noong 2000 ay tumigil muna siya sa showbiz. Nahirapan si Lindsay sa pagpanaw ng kanyang asawa pero naging matatag siya kasama ng kanyang mga anak. Single parent ngayon si Lindsay sa dalawang anak nila ni Julius Cesar. Ami Austria. Nang mamatay ang kanyang common law husband na si Jay Ilagan, ay inamin ni Ami na nahirapan siya. Anya, mahirap. Ang feeling ko noon, nabuhay ako para sa kanya or nabuhay kami para sa isa't isa. And then, parang nawala. Parang feeling ko, kailangan mamatay na rin ako. Naaksidente noong 1992 si Jay na siyang dahilan ng kanyang kamatayan. Sa kasalukuyan ay kasal si Ami sa kay Duke Ventura. Susan Roses. Nang mamatay ang kanyang asawa na si Fernando Poo Jr., ay sinuot daw ni Susan Roses ang pajamas nito para makayanan niya ang pagkamatay nito. Ginagawa niya ito para daw kumbinsihin ang kanyang sarili na biglang lalabas ang kanyang asawa pagkagising niya. December last year ay ginunita ni Susan at ng anak nila na si Senator Grace Poe ang 15th death anniversary ng The King. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel.
Thanks for watching!